And what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. So, it's Friday vlog, you know, Friday vlog tayo today. Ayan mga kapitbahay, meron ako isi-share sa inyo about dito sa PF Sense Box natin. Okay, so eto mga kapitbahay, marami kasing nagtatanong nito sa akin. Maraming nalilito kasi yung iba, yung mga problema nila is nag-install sila ng PF Sense, which is yung pinag-uusapan natin ngayon is yung Community Edition. Labas dito yung ano, yung PF Sense Plus na license mismo. Okay, so ito ang mga gumagamit ng mga nagtatanong sa akin is naka Community Edition. Okay, maraming nagtatanong sa akin bakit daw ang bagal mag-effect ng rules or ang bagal daw mag-refresh ng kanilang PF Sense. Okay, so meron kasi tayong mga kinoconsider mga kapitbahay. maliban sa ang PF Sense, alam naman natin na napakababa ng requirements ng PF Sense para magamit mo. Depende na yun kung ilang users yung kailangan mong gamitan. Like for example, kunyari sa bahay lang, gagawa ka lang ng home lab or gagamitin mo as firewall lang na nasa bahay. As long as na yung PC mo na dual core or minsan Atom, tatakbo siya as is may 1 gig na memory or 2 gig na memory. Pero kunyari, gagamitin mo yung PF Sense sa production, like kunyari, set up mo siya sa office, kailangan medyo taasan mo rin yung requirements kasi kakain siya ng memory, kakain siya ng CPU. Lalo na kung halos lahat ng services ipapatakbuhin mo. Okay? So, yan yung mga katanungan nila. Yung iba, mabagal daw mag-effect yung rules. Yung iba, minsan, nawawala daw internet. Tapos minsan, kapag nire-restart, bumabalik naman daw. Tapos yung iba naman, palaging nako-corrupt. Yan, yan yung mga problema yan. Yan yung mga unang-unang mga na-encounter ko din nung nag-uumpisa pa lang ako sa PF Sense. Ayan, okay? So, sasabihin ko sa inyo ngayon ano ang dahilan bakit nagkakagano'n siya. Okay? Let's go, pag-uusapan natin. I-share ko sa inyo yung mga experience ko before na nag-set up pa lang ako ng PF Sense ko sa bahay at saka nagtatry pa lang ako dun sa mga client na pinag-i-installan ko. Okay? Let's go. Kaya stay tuned kung gusto mo ng mga ganitong video. Stay tuned. Saka don't forget to like and share para masaya. Alright? So, let's go! Ayun na nga mga kapitbahay. No? So, disclaimer mga kapitbahay. No? Eto, based to dun sa experience ko before na nagsiset up pa lang ako ng PF Sense. Kasi, pag pumunta ka kasi dun sa website ni PF Sense mismo o ni Netgate, wala kasing nakalagay doon na specific na requirements. Ang nakalagay lang kasi doon, specific na requirements is yung tag nito, yung LAN card or yung NIC interface niya na pwedeng compatibility. Pero pagdating sa mga hardware, wala siyang masyadong nakalagay. So, ang nakalagay lang doon kung ilan yung requirements na CPU at saka memory para mapatakbo mo. Pero yung specific na kunyari, naka SSD or hindi, walang nakalagay doon. Pero eto, si-share ko based to doon sa experience before, nung nagpa-practice pa lang ako mag-PF Sense after ng training, ginamit ko is yung old PC ko sa bahay which is naka-hard drive lang. Luma rin yung hard drive na. Okay? So, marami akong naging problema. Minsan, hindi nag-e-effect yung rule kaya hirap na hirap ako. Minsan, ang nangyayari is mabagal. Minsan, kapag nawawala yung, like for example, mabunot or magalaw lang yung UTP cable dun sa one side, minsan, ang tagal bumalik bago magkaroon ng internet, kailangan mo pang i-restart. Yun yung mga na-encounter ko. Tapos, kunwari, tatlong beses na mamatay yung PF Sense ko, automatic na kukurap yun. Kaya, install ulit. Okay? So, nag-decide ako before na palitan ko ng SSD. Okay? Kasi kung yung mapapansin, mga kapitbahay, dito sa Netgate, yan, katulad ng Netgate ko is mga 5100 saka 6100. Yan, ito 5100. Ito, naka-design talaga to, naka-SSD talaga to. Yung SSD nito ay NVMe sa loob ng kanyang box. Kaya, mabilis mag-refresh, mabilis yung response niya kapag may binago ka. Pero, before, kapag naka-HDD lang ako, yun yung mga na-encounter ng mga iba nating kapitbahay na nagpa-practice or nag-i-install ng PF Sense. Yun yung mga na-encounter nila. Palaging nakukurap or minsan matagal mag-refresh yung rules na ginawa mo. Minsan matagal mag-effect. Minsan, pag nagagalaw lang ng kuti, nawawala yung internet. Yun yung dahilan po nun. Kasi si PF Sense kasi, based dun sa na-experience ko, kailangan niya mabilis yung refresh. Kasi, ano yan eh, parang command. Siyempre, pag yung hard drive nagahang, yung command hindi agad nag-e-effect. So, kailangan mo pang restart para mag-take effect yung command. Ayan. Minsan, pag nagbabago ka dito sa services or dito sa mga rules niya, kailangan mo pang i-restart mismo para gumana. Yun yung mga na-encounter ko before nung naka-HDD pa ako. Pero nung pinalitan ko na ng SSD, yun, lahat ng problema na na-encounter ko before, nawala na. Kaya, dun sa mga client ko na pinag-i-installan, pinagpapalitan ko, hindi na talaga ako nag-i-install ng PF Sense kapag hindi naka-SSD. Kahit yung SATA SSD lang, okay na po yun. Kasi,
wala namang high or wala namang low end na motherboard na naka NVMe, NVMe, 'di ba, yung SSD. Alam mo na 'yon kung ano 'yon. Sorry. Ayun. So recommended ko kasi minsan pag may nagtatanong sa akin sa channel or nagko-comment, sinasabi ko kaagad bakit nagkakaganoon, or usually nagtatanong bakit nakukurap. Okay? Minsan kasi pag nakukurap yung hard drive, pag may bad sector, minsan nakukurap agad automatic. So, mas maganda talaga. Ito, kapag naka-SSD ka, based dito sa experience ko, kahit sa mga computer dito sa office or sa ibang mga client ko, lahat, in-upgrade ko na to SSD. Kasi, iba talaga ang performance kapag naka-SSD. Kahit lumang PC, like for example, yung mga ibang PC dun sa mga hindi naman kalaking company na client ko is nagtitipid, di ba? Naka-hard drive. So, ang bagal na. Nagreklamo yung mga users, ang sinasabi nila is napakabagal ng PC kahit sa pag-on pa lang. Pero kapag in-upgrade mo yung to SSD, mag-iiba pa rin talaga. At 5 times faster talaga pagdating sa HDD. Kasi yung HDD kapag tumatagal, medyo bumabagal talaga siya. Siyempre nagkakaroon siya ng bad sector or nagkakaroon yung fault ng CD dun sa hard drive, kaya naggaganon siya. Kaya sa PFSense, sensitive siya pagdating sa mga ganon. Kapag may bad sector, automatic mababasa niya. Maghahang siya, may hirapan siyang i-read o kaya magkakaproblema yung code, kaya ganun. Kaya recommended ko talaga na naka-SSD yung ating PFSense. Okay, so kung yung mapapansin yan dito, kapag bumili ka na ng Netgate box mismo, naka-SSD na yun, never sila nagbenta ng naka-HDD. Okay, optional. Pero kung gusto mo pang practice lang talaga, kung gusto mo mag-restart palagi, di mag-HDD. Dapat bago yung hard drive mo, HDD mo kung gusto mo. Kasi kung mga luma, may bad sector na. Ayun. Pero recommended pa rin talaga SSD. Okay? So sana may natutunan kayo or sana na-update or may mga nasagot na katanungan. Yun. Yun yung kasi sabi nila, i-share ko yung experience ko eh. Yun yung na-experience ko talaga. Lahat ng mga tinatanong yung mga error, na-experience ko yan before. Nung nag-practice pa lang din ako ng PFSense. Okay? So, kung yung mapapansin, kapag bumili ka ng mga firewall like FortiGate, Sophos, automatic yun. Naka-SSD yun. Wala kang makita ng naka-HDD. Alright? So, maraming salamat. It's Friday. So, enjoy ang lahat. So, happy weekend. And then, God bless and peace. Thank you so much for solid support sa YouTube channel natin. Okay? So, kung mayroon kayong mga katanungan or kaya natin i-share, so, dyan po pala sa mga tropa nating IT na nagre-request ng Windows, vlog ng Windows server. Kasi hindi ako minsan makapag-vlog sa bahay kasi kulang yung equipment ko pa. More in networking kasi yung yung porte. Kaya, pagdating sa Windows, kasi yung Windows pang system administrator yan eh. Okay? So, familiar ako sa Windows pero hindi, kulang lang kasi yung equipment ko kasi doon kasi sa bahay, puno na kasi yung ano ko, yung virtualization server. Hindi na kayang i-run sabay-sabay, kaya ayun, pag nakabili ako ng virtualization server ko, pwede siguro mag-create tayo ng topic na from scratch to deployment para maayos natin. Okay, pero sa ngayon, more in networking tayo, kaya may mga katanungan kayo or setup, more in infra kasi ako. So usually ang trabaho ko kasi infrastructure design tsaka network design at tsaka configuration ng mga switch. Yan kasi yung mga sideline natin, kaya bihira lang tayo nag-system. Kaya alright, so kaya more in vlog natin is more in network. Okay, so thank you so much, God bless and peace.